airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kay stable itong ating ginawang APN, pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa kay speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. So antayin lang natin. Click lang natin itong go. Then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kay stable yung ginawa nating APN. Kung makita nyo guys yung ping niya, So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at taga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So para to guys sa mga nag-try ng APN kahapon na hindi gumana sa inyo. Take note guys ha, kung hindi gumana yung APN, i-delete nyo kagad. At antayin nyo yung bagong APN natin. Once naman na compatible, yun na yung gamitin nyo para makaranas kayo ng high speed, stable, at hindi maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps, sa pag-play ng mga video sa YouTube at iba pa. Make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano setup yung bagong APN natin ngayon. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin itong settings. Once na maklik mo na yung settings, dito tayo mapupunta. So hanapin natin dito yung SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay, dual SIM or mobile data. Sa iba naman, dual SIM or mobile network. Kung ano yung makita nyo, same lang yan, tap lang natin. Once na matap na natin yan, mapupunta tayo sa number ng phone natin. Ngayon, mamimili tayo ng number na gusto nating gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Papa Smart, Talk and Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, at kahit anong SIM card compatible. So pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once na matap na natin yung pinili nating number, scroll down natin siya. Hanapin natin sa baba yung word na Access Point Names. Sa ibang device nakalagay APN. Kung ano yung makita nyo, APN or Access Point Names, same lang yan. Tap lang natin. Once na matap na natin yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan ay plus sign dyan. Sa ibang device nakalagay add or add button. Kung ano yung makita nyo, plus sign or add button, same lang yan. Tap lang natin. Once na matap na natin yan, mag-fill out tayo dito ng bagong APN. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name. Then ilagay natin dito IWB4G/5G open parenthesis Italy server. Yan guys yung ilalagay natin sa name ng ating APN. IWB4G/5G Italy server. Kung gusto nyo palitan yung name, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Pag okay na, tap lang natin itong OK. Sunod, pumunta tayo sa APN. Click lang natin itong APN. Then ilagay natin dito internet.wind.biz. Yan guys yung ilalagay natin sa APN. internet.wind.biz. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa authentication type. Click lang natin itong authentication type. Dito guys, yung pipiliin natin is PAP or CHAP. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin itong APN type. Then ilagay natin dito default comma SUPL. Yan guys yung ilalagay natin sa APN type. Default, comma, SUPL. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa APN protocol. Click lang natin itong APN protocol. Dito naman guys, yung pipiliin natin is IPv4/IPv6. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin itong APN roaming protocol.
Dito naman yung iseset natin is IPv4 lang. Yung pinakaunahan, IPv4, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin tong bearer. Dito guys, dapat yung may check lang dito is unspecified. Para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once na LTE yung pinili mo, tapos yung phone mo is 3G lang or 5G siya, automatic hindi yan gagana. Kaya mas maganda na naka-specified para pangkalahatan. Pag okay na, tap lang natin tong OK sa baba. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, authentication type, APN type, APN protocol, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, i-save na natin siya. So para i-save yung ginawa nating APN, kailangan natin pindutin yung save button sa bandang taas sa kanan. So dito yung makikita na save button. Pero para sa akin, kailangan ko muna pindutin yung tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin tong save. Automatic na save na natin yung ginawa nating APN na IWB 4G 5G Italy server. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin pindutin itong bilog sa katabi. Once pinindot mo yan, automatic, mawawala yung mobile dito sa taas at lalabas ulit. Kasi nga, magpapalit ng bagong APN. So, i-activate na natin siya. Tap lang natin itong bilog. Automatic, pag tinap mo yan, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga, nag-refresh yung signal. Ngayon, para makasigurado tayo na 100% talagang gagana itong APN sa ating device, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So, click lang natin itong airplane mode. Then, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at case stable itong ating ginawang APN, pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa kayo speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test. Then, wait natin mag-open. So, antayin lang natin. Click lang natin itong go. Then, wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano ka-stable yung ginawa nating APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 30ms lang, jitter niya guys 5ms. So, ibig sabihin, pag mababa yung ping, mababa yung jitter, stable na stable talaga yung binibigay ng internet connection nitong ating ginawang APN. Yung result ng download Mbps is pumapalo ng 43 or 47. 43.7 download Mbps. So, talaga napakabilis, napalakas, at napaka-stable. Wala akong masabi kahit pagdating sa mga online games, talagang okay na okay ito. At lalong-lalo na sa pag-browse ng mga social media apps. Yung result ng final upload Mbps is pumapalo ng 12.3 upload Mbps. So overall talagang mabilis, malakas at stable. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwedeng mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once compatible yung APN, talaga makakaranas kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema, kasi lagi naman tayo gumagawa ng mga bagong APN, itry nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, na MyTechPH, thank you and God bless all.